National Observance mga pambansang paggunita. Ngayong buwan ng Setyembre ay ginugunita natin ang mga sumusunod. Anti-Rat Campaign Month, Proclamation No. 179, Series of 1955. Health, Safety and Sanitation Month, Proclamation No. 115A, Series of 1966. National Cleanup Month, Proclamation No. 244, Series of 1993. Civil Service Month, Proclamation No. 1050, Series of 1997. Development Policy Research Month, Proclamation No. 247, Series of 2002. National Peace Consciousness Month, Proclamation No. 675, Series of 2004. Social Security Month, Proclamation No. 682, Series of 2004. Rule of Law Month, Proclamation No. 713, Series of 2004. Public Relations Month, Proclamation No. 1357, Series of 2007. People's Management Month, Proclamation No. 1614, Series of 2008. Blood Diseases Month, Proclamation No. 1833, Series of 2009. Cybersecurity Awareness Month, Proclamation No. 2054, Series of 2010. National Teachers Month, September 5 to October 5, Proclamation No. 242, Series of 2011. National Crime Prevention Week, Proclamation No. 461, Series of 1994. Obesity Prevention Awareness Week, Proclamation No. 162, Series of 1999. National Epilepsy Awareness Week, Proclamation No. 230, Series of 2002. National Literacy Day, Proclamation No. 1886, Series of 1979. National Physical Therapy Day, Proclamation No. 15, Series of 1998. Ngayong Lunes, September 21, ginugunita natin ang Cerebral Palsy Awareness and Protection Week, Proclamation No. 588, Series of 2004. September 17 to 23, World Clean and Green Week, Proclamation No. 244, Series of 1993. Medical Technology Week, Proclamation No. 1181, Series of 1973. Design Consciousness Week, Proclamation No. 1259, Series of 1974. National Building Management Industry Week, Proclamation No. 12, Series of 1998. Chemical Engineering Week, Proclamation No. 1365, Series of 2007. Third Monday of September, World Health Day, Proclamation No. 144, Series of 1963. September 19, Civil Service Commission, Public Law No. 5 of 1900. National Observance, mga pambansang paggunita. Ngayong buwan ng Setyembre ay ginugunita natin ang mga sumusunod. Anti-Rat Campaign Month, Proclamation No. 179, Series of 1955. Health, Safety and Sanitation Month, Proclamation No. 115A, Series of 1966. National Cleanup Month, Proclamation No. 244, Series of 1993. Civil Service Month, Proclamation No. 1050, Series of 1997. Development Policy Research Month, Proclamation No. 247, Series of 2002. National Peace Consciousness Month, Proclamation No. 675, Series of 2004. Social Security Month, Proclamation No. 682, Series of 2004. Rule of Law Month, Proclamation No. 713, Series of 2004. Public Relations Month, Proclamation No. 1357, Series of 2007. People's Management Month, Proclamation No. 1614, Series of 2008. Blood Diseases Month, Proclamation No. 1833, Series of 2009. Cybersecurity Awareness Month, Proclamation No. 2054, Series of 2010. National Teachers Month, September... Hey, magandang umaga po sa ating lahat. Narinig po natin yung mga national observances ng ating mula sa ating engineering department. Sila po dapat yung host ng flag ceremony kung may flag ceremony tayo. So, good morning! Kamusta po kayo dyan? Ito po, suot ko yung bigay sa akin ng ating COVID unit na scrubs. Ano? Yan. So, sinuot ko pati pantalon para makita kung ano siya. Kung kasya sa akin yung bigay ng COVID unit. So maraming salamat sa ating COVID unit, sa COVID referral facility natin, sa Child's Hope. Ito, nagyan rin yung pangalan ko. Tapos sa likod. Okay. Katuwa yung mga doktor natin sa COVID unit. Napakasipag at laging over and beyond the call of duty.
So, tuloy-tuloy yung trabaho nila doon, pati yung hospital natin at pati yung general hospital natin, tuloy-tuloy yung trabaho, pati yung mga health centers natin, centralized quarantine facilities. Kaya sana pagka punta po ako doon sa centralized quarantine facility natin, may mga konting announcements lang po ako, no, para sa lahat. And then sa bandang dulo, para sa mga empleyado natin. Pero simulan ko po doon sa centralized quarantine facility. Minsan nagkakaroon ng pagkakataon na tinatawagan namin yung pasyente dahil alam namin nag-positive. Kailangan niya ipasok sa centralized quarantine facility kahit na mild lang o walang sintomas. Yung iba, umaayaw. Sinasabi, hindi, ayaw namin kasi ganyan-ganyan. Siyempre, maraming dahilan o natatakot. Ayaw mahiwalay sa pamilya. Ayaw naman natin kasi dumating sa punto na kailangan takutin pa yung pasyente, na pwede siyang makasuhan pagkatapos niyang gumaling, pwede siyang makulong, kasi yun po yung batas . Pero inihingi ko po sa inyo na kung wag naman po sana, pero kung kayo po ay mag-positive at tawagan po kayo ng ating team, wag po kayong magdalawang isip at magkusa na po tayo. Mag-volunteer na po tayo na pumasok sa ating centralized quarantine facility. Dahil una, mas ligtas to para sa inyo. Merong doktor na rumoronda doon araw-araw, i-check po kayo. May vitamins, may pagkain, may mga makakausap kayo doon. Hindi naman kayo mag-isa lang doon. Ano? Of course, with all the health protocols in place. Pero sa totoo, mas ligtas po kayo doon. Mas safe po kayo doon. Mas ma-monitor natin ang kalusugan, kalagayan ninyo doon. At pangalawa, hindi lang po para sa inyo ito. Mas safe din po para sa komunidad ninyo. Mas safe para sa mga kamag-anak ninyo na hindi positive. Mas safe para sa mga kapitbahay ninyo. Kaya sana, mag-cooperate po ang bawat isa. Kahapon, meron tayong graduation ulit doon. Ano, isang araw pala, 40 na bagong graduate mula sa centralized quarantine facility. So, maganda po yung mga numero natin recently, ano, last 1 or 2 weeks. Medyo maganda yung bilang, bumababa yung mga active cases, tumataas pa rin yung kumpirmado, pero mas maraming gumagaling. So, maganda pong balita yan. Ngunit kapag gumaganda ang bilang, gumaganda ang numero, gumaganda ang datos, dapat mas lalo tayong nag-iingat. Bakit po? Kasi alam natin, itong virus na ganito, itong may pandemya, alam natin anytime pwede mag-spike up ulit ang kaso. Kaya habang gumaganda ang bilang, dapat lalo tayong nag-iingat. Dinodoble pa natin ang pag-iingat natin para tuluyan nang bumaba ang bilang ng kaso ng COVID-19. Kung hindi po tayo mag-relax po tayo, mag-okay na, konti na lang positive. Na hindi totoo yun, ha? Pero halimbawa, dumating sa punto na 100 na lang yung active cases, mag-relax tayong lahat. Ano mangyayari? After 1 week, balik sa 1,000 yan. So ito ho, mahaba-habang laban pa po ito. No? Medyo matagal pa po bago mag-zero ito. Hindi natin alam kung kailan darating yung vaccine. Hindi natin alam kung gaano ka-epektibo yung magiging vaccine. Maraming posibilidad to. Possible na magkaroon ng bagong strain na hindi kaya ng vaccine na madedevelop kung madevelop nga kaagad. So hindi natin alam, may mga bagong treatment na lumalabas, pero ultimately, nasa sa atin po, kung sumusunod tayo sa mga health protocols natin, hindi tayo mahahawaan. So may time na talagang wala tayong choice. Ano? Kunyari ako, may kailangan talaga akong puntahan na lugar na exposed din ako. Pero hanggat may choice at hanggat may kapasidad tayo na manatili sa bahay, na mag-social distancing, gawin po natin. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng nakakasalamuha natin. Ngayon naman po, pagdating sa... Ay, yung app pala natin, ano, na-transfer na yung data, yung sinasabi kong data migration, viniverify na lang ng ating CESU. Pero tapos na po, at definitely this week, mapapilot run na natin yan. Open muna natin to registration para dun sa contact tracing and QR code natin. Pero hindi pa natin siya i-require hanggat hindi natin nakita na smooth yung pagtakbo ng sistema ng bagong app. Online-based lang po yung app, so hindi po kailangan mag-download o ganyan. Tapos meron din provision para sa mga walang smartphone. Alam naman natin, hindi naman lahat
may smartphone. So piprintan na lang natin sila ng QR code, yun po yung dadalhin ninyo. So more announcements on that later. Please tune in sa ating Public Information Office Facebook page. Yung verified lang po, ah, medyo matagal ko nang hindi napapaalala sa lahat na kailangan po natin mag-ingat sa Facebook. Ito, dumadami na naman yung mga nakikita kong fake code. Minsan harmless, ano? Minsan lalagay, kunyari, gagamitin yung picture ko, maglalagay ng quote, hugot quotes. Kailan nyo ba ako narinig na humugot at nagbigay ng quote ng mga hugot-hugot na ganun? Hindi ko naman ginagawa yun. Kahit in private, hindi ko ginagawa yun. Kaya mag-ingat po tayo. Kung ganun, mga hugot quotes, medyo harmless po. Pero minsan, nagsisimula sa ganun, mga harmless-harmless na quotes, tapos biglang maninira na o biglang i-weaponize, ika nga. So kailangan mag-ingat tayo, maging mapanuri tayo kung saan tayo naniniwala. Kung quotes-quotes lang, walang problema, walang nasasaktan. Pero mamaya gagamitin yun ng mga page owner at mga admin, tapos hindi na maganda yung sinasabi, hindi lang sa naninira, kasi okay lang, ako lang naman sisiraan, wala naman problema. Pero kung naka-apekto na sa trabaho, lalo na pagdating sa pangkalusugan, yun ang delikado. So wag na nating ikalat, wag na nating i-share. Let's arrest it at as it begins. So wag na nating hayaan na kumalat pa at bigyan sila ng platforma para magkalat ng fake news. So ito po, halimbawa yung sa app na ipapakilala natin this week, pina-finalize lang yung sa verification ng data. Tingnan natin yung mga verified pages. Minsan kasi mukhang totoo talaga, at yung iba naman, hindi naman, okay lang naman yung ginagawa nila. Pero kung bagong impormasyon, bago sa pandinig natin, dun lang po tayo sa verified pages. Makita naman, madali naman makita kung ano po yung verified pages. Kung hindi po, i-google na lang po natin na kung paano malaman kung verified ba ang page o hindi. Diretso na po ako sa larangan ng edukasyon. Yung mga incentives ng ating mga scholars, nakaprocess na po yung payroll at malamang by this week ready na po yan. Incentives, yung sinasabi ko po, yung may mga Latin honors. So congratulations ulit sa lahat na may mga Latin honors, mga cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Meron po kayong malaki-laking insentibo mula sa ating lokal na pamahalaan. Every semester naman po yan. Pero syempre, nag-aalala yung iba, may pandemya, may mga delay na nangyari. Makukuha pa ba namin? Opo. Pati po yung mga sa pampublikong paaralan, yung mga honor students natin, yung mga hindi pa po, yung iba nakakuha na kasi, pero yung mga ibang hindi pa nakakuha, makukuha po ninyo yan. Huwag kayong mag-alala. Susunod po, yung mga tablets natin. Na nagtataka po ako, minsan may nagtatanong, si ganto-ganto, sa gantong paaralan, hindi daw makakatanggap. Ang tanong ko, pampublikong paaralan ba yan? Ang sagot, opo. Pampublikong paaralan yan, nasa loob ba yan ng Pasig? Opo, makakakuha po ng tablet ang mga mag-aaral. So, elementary, junior high, senior high, lahat po makakakuha ng tablet. Yung iba, yung mga may special needs, mga ICT, makakakuha po yan ng laptop. Pero lahat po, makakakuha ng tablet. Yung mga detalye, hindi na po para banggitin ko dito dahil medyo mahaba yan, may orientation din yan sa mga principals pagdating nung mga devices. Sa September 30, magkakaroon po tayo ng turnover mula sa lokal na pamahalaan papunta sa mga principals natin, sa mga school representatives natin. Lahat po magkakaroon po ng tablet, ano. So tatanong, paano yung mga late enrollee, mga transferee? Opo, sinama po namin kayo sa budget. Baka mahuli lang yung sa mga transferee ng konti, depende kung mabigay kaagad ng supplier, pero huwag mag-alala. Ang importante, magagamit niyo po yan sa kahabaan ng school year. This will be a pretty difficult school year kasi first time natin gawin itong blended learning, pero nandito ang suporta ng lokal na pamahalaan. At basta't kayo din, lalo na ang mga magulang, nandyan din ang suporta ninyo at tutulong kayo sa abot ng inyong makakaya, magiging maganda po ang school year na ito. It's not ideal, first time na hindi face-to-face, pero kakayanin natin to, kaya natin to. Basta magtulungan lang tayo, makiisa tayo sa programa ng Department of Education, hindi lang sa pagbibigay ng mga tablet devices,
Okay yan, tablet, makakatulong talaga yan. Pero yung training ng teachers, yung training ng parents, ongoing din po yan, ginagawa natin yan. Hindi po pwedeng matigil ang pag-aaral ng mga bata. Matigil na lahat, wag lang ang edukasyon ng ating susunod na henerasyon ng mga pasigyendo. Ngayon, ang tanong po, paano yung mga private schools? Hindi naman lahat ng taga-private school ay mayaman. Meron ding mahihirap na sa private school nag-aaral. Meron pong private school na nahihirapan financially at baka magsara na. Kung magsara yun, mahihirapan din yung mga pampublikong paaralan natin kasi ma-overload sila sa susunod na school year. So, anong gagawin natin? Na-announce ko na rin po ito, pero kasama po sila this year only sa ating scholarship program. Meron tayong 3,000 plus scholars na scholarship na slots na ibibigay po sa ating mga private schools. Doon na po kayo sa school ninyo mag-inquire kung kasama kayo para hindi naman po ma-overload ang ating scholarship office dito sa lungsod ng Pasig, sa ating lokal na pamahalaan. Binigay po natin, nag-decide po, kausap namin yung PAPRISA and other private, yung organization po ng mga admin ng private school yan. At sabi nila, mas gusto nila at yung consensus ay naging hahati-hatiin natin yung 3,000 plus scholarship slots sa lahat ng 100 plus private schools sa Pasig. So priority dito, lalo na yung maliliit. No? So equitable naman yung magiging sharing natin dito. Lahat ba matutulungan natin? Lahat ng mag-aaral sa private school? Hindi po. Pero gagawin natin ang lahat ng makakaya natin. Susunod po, babalik lang po ako sa serbisyo pangkalusugan. Nabanggit ko na po kanina yung sa centralized quarantine facility. Pero siguro, ang isang kailangan ko rin banggitin ay yung panukaala natin na ngayon ay nasa Sanggunian Panlungsod na Hemodialysis Ordinance ng Lungsod ng Pasig. Ano po itong Hemodialysis Ordinance? Alam po natin na marami sa ating mga kapwa Pasigueño ang nahihirapan sa kanilang pagdadialysis. Ang bigat po sa bulsa. Obviously mabigat sa mahirap sa physically, ano? Pero alam natin, mabigat talaga sa bulsa ang pagdadialysis lalo na kung 3 times a week yung prescribed. Ngayon, ano pwede natin gawin? Minsan, nagbibigay tayo ng financial assistance. Pero alam ko po, nakulang yung binibigay natin sa financial assistance. At ang hirap po, kung puro financial assistance bibigay natin, hindi po magandang sistema yun. Kaya ang hemodialysis ordinance na ito, nasa sanggunian na po, na-submit na namin, pero may mga kailangan na lang tayo i-tweet o baguhin, amendahin sa ordinansa na panukala. Ang gusto po natin, kapag hindi na covered ng PhilHealth ang dialysis ng isang nangangailangan, sagot na po siya ng lokal na pamahalaan. Paano po ang ibig ko sabihin? Di po ba sa PhilHealth, ang covered po 90 sessions. Paano kung 3 times a week ka? Ibig sabihin, kulang ka ng 66 sessions. So 90 lang yung sagot ng PhilHealth, pero 3 times a week ka nagpapadialysis, kulang ka pa ng 66 dialysis sessions. So, ang gagawin po natin dito sa ordinansa, pag naubos mo na yung 90 sessions mula sa PhilHealth, sasagutin po ng city yung remaining 66. Okay? Para po ito sa mga nangangailangan. Hindi pa ito agad-agad may implementa. Definitely, by the end of the year, may implement na ito. Pero sa ngayon, pinaplansya natin yung mga detalye, sino ba yung, paano yung proseso, paano kumuha. Siyempre, priority yung sa public. Ibig sabihin, kunyari, naubos mo na yung 90 sa PhilHealth, yung 66, pwede mo gamitin sa CHAMP, sa ating mga public na dialysis centers. Pero baka hindi natin ma-accommodate lahat. Eh. Yan ang pinag-iisipan natin ngayon at ginagawa ng solusyon. So, more updates on that later. Ngayon po, ito naman po para sa mga empleyado na. Okay, so yung iba, baka may trabaho pa kayo, may pupuntahan pa kayo, may kailangan pa kayong gawin sa bahay. Okay na po. Yung susunod po na dalawang announcements para po sa mga empleyado natin. Alam po ng lahat na financially, medyo mabigat po ito sa lahat ng lokal na pamahalaan. Itong pandemya ito, mabigat sa lahat ng pamahalaan. Lalo na po bumaba ang business revenue natin this year, pati sa susunod na taon. Hindi lang lokal na ekonomiya ang tinamaan, tinan natin ang numero sa buong bansa. Sa buong daigdig, pero dito na lang po sa Pilipinas,
mababa po o bumaba ang bumagal ang pagtakbo ng ekonomiya at medyo mababa talaga ang collection natin pagdating sa business taxes o revenue. So mula sa 12 billion, may tingnan niyo po kahit yung tingnan niyo datos sa ibang cities ano, may mga ibang buwan tayo hindi naman tayo nag-zero ano, pero may mga iba halos near zero, may mga buwan na halos malapit sa zero yung collection natin pagdating sa business tax. Yung amilyar magpipick up yan kasi hindi naman nagbabago yan. Pareho naman yung rates, walang pagkakaiba. Wala lang tayong penalties ano for the time of the pandemic mula ECQ, we waived natin yung penalties. Pero bababa po talaga yung income next year. That's a reality for all LGUs, lalo na sa NCR na tayong pinakatinamaan ng pandemyang ito. Anong ibig sabihin para sa mga empleyado natin? Ibig po sabihin, bababa yung PS cap natin. Mga kawaninang pamahalaan, alam nyo naman po kung paano umaandar yan, paano gumagana yan, PS cap na sinasabi natin. Ito yung ceiling natin para sa personal services, yung ceiling na pwede natin gamitin o yung pwede natin ilaan para sa personal services. Ito po yung sahod at benepisyo ng mga empleyado ng LGU. 12 billion sa ngayon, ibig po sabihin na sa humigit kumulang 5.5 billion yung nakalaan para sa personal services. Hindi naman natin inuubos yan dyan, ano? At hindi naman pupuno yan. Pero kung from 12 billion na budget this year, bababa po to 10 billion pesos sa 2021. Ibig po sabihin, ang personal services natin na hanggang 45% lang ang pwede gamitin sa personal services, mula 5.5 billion, bababa po yan to 4.5 billion. Kasi 10 billion na lang yung budget natin for next year. 45% is 4.5 billion. Anong ibig niyan sabihin? Anong ibig sabihin para sa ating mga kawanin ng pamahalan? Ibig po sabihin, dahil bababa ang personal services, hindi natin maabot yung 100% ng target natin para sa regularization at promotion at hiring ng ating mga empleyado. Meron tayong mga priority, halimbawa po yung sa healthcare, rationalization, nakwento ko na sa inyo yan. Kung healthcare professional po kayo, hanapin niyo po yung post ko, may note po ako na post, kailan ko pinost yun. Basta hanapin niyo na lang po, may YouTube video na nakalink kung ayaw niyo na po magbasa ng mahaba. Panoorin nyo lang po, 9-minute video po yun. In-explain ko po paano yung sa healthcare professionals at staffing natin. Siyempre, priority po ito, lalo na sa panahon ng pandemya, lalo na tungo tayo sa universal healthcare. Ano? So, ayan ho, sana maintindihan po natin, medyo babagal tayo ng konti, medyo freeze hiring muna na tayo sa non-essential, bababa po yung... Hindi bababa. Ibig sabihin, medyo dahan-dahan lang muna tayo sa regularization at promotion. Pero yung mga na ikwento ko sa inyo dati na programa natin para sa regularization, lalo na sa matatagal na sa serbisyo, tuloy-tuloy naman po yan. Na sinasabi ko lang ito, nakwento ko lang yung sa PSK para maintindihan lang po natin kung ano yung mga challenges ng ating lungsod sa susunod na taon. Susunod na dalawang taon, maaari. Pero yung sa 15 years and above, kayo na po yung susunod na ma-regularize. Yung sa 20 years, more or less, tapos na natin yan eh. Lahat ng 20 years at higit pa sa serbisyo dito sa lokal na pamahalaan ng Pasig, na-regularize na po namin. Meron pang apat na lang or lima na hindi nakapag-submit ng requirements, pero yung karamihan po, tapos na po. Ngayon po, yung 15 years and above, kayo na po yung susunod. 600 plus yan. Kung hindi po ako nagkakamali, 636. Hindi ko sure kung yun yung eksakto. Basta more than 600 plus na empleyado, kayo naman po ang susunod na ma-regularize ng ating pamahalaan. Bakit po natin kayang gawin ito? Kahit nasabi ko nga, bababa yung PS cap natin next year. Una, magaling yung HR natin. Alam ko yung mga COVID hazard pay, ganyan, medyo may mga delay kasi bago, medyo mahirap yung proseso, nagkaroon ng mga problema. Pero overall, nakikita natin, magaling talaga yung HR natin. Yan, sina Ma'am Elvie, yung team nila dyan. Saludo ako sa HR team natin. Sila po yung nagtatrabaho. Grabe yung staff work na to. Ha? Ito po, kunwari mag-regularize tayo ng 600 plus. Baka kala nyo, basta sinabi ko lang, nag-order lang ako, tapos-tapos na yun. Hindi po. Grabe po ang staff work na involved dyan. Mahirap po yung ginagawa ng HR natin dito.
Pero deserve niyo po yan. Gusto natin bigyan ng dignidad ang ating mga empleyado, lalo na yung matatagal na sa serbisyo. Gusto natin na mailayo kayo sa politika, lalo na pag malapit ng eleksyon. Gusto natin, hindi niyo iniisip, mariro niyo ba ako? Sino ba susunod na mayor? Huwag niyo naisipin yun. Magtrabaho lang kayo ng maigi. Ito po, ginagawa namin para sa inyo, para maging mas professional, merit-based ang ating birokrasya, ang ating lokal na pamahalaan. So 600 plus, you're next. Congratulations in advance. Isa-isa ko pa naman, isa-isa ko pong kinakausap yung mga ma-regularize natin. Ano. May mga limitation lang, kanimbawa, yung social distancing kasi ganyan. So, pero balik po ako, yung budget, kaya natin kaya to kasi ginagawa natin ng paraan. Ang thrust natin sa susunod na taon, gi-create tayo ng mga plantilla positions na match doon, halimbawa sa casual positions, tapos tatanggalin na natin yung casual position para doon na sila sa regular. Yung na-match na lang natin. Kaya naman po eh. Mahirap lang gawin, pero kaya pong gawin. Pero ito po, may good news yan. At marami tayong iba pang good news. Ibang pagkakataon ko ikukwento sa inyo. Dahil 9 na pala, baka malate ako sa susunod kong meeting. Pero ito ho ha. Sabihin ko lang po, paalala lang din po sa lahat ng kawani ng ating pamahalaan. Ako po, bilang mayor, ginagawa akong lahat para maging mas maayos yung sistema natin, maging mas maganda yung serbisyo natin sa taong bayan, at maisaayos din ang ating birokrasya, yung pagre-regularize, para bigyan kayo ng dignidad, ilayo kayo sa politika. Pero paalala lang po, ang clean-up drive natin, ang local government clean-up drive natin, hindi po tumitigil yan. Tuloy-tuloy yan. Ngayon, may makita akong isang daang bagay na kailangan ayusin, hindi naman natin maayos yan ng sabay-sabay. Pero gusto ko lang po malaman ninyo na hindi tayo tumitigil sa ating clean-up drive. May mga ongoing tayo na administrative cases. Susunod po, magkakaroon tayo ng criminal cases. At least 2 criminal cases. I gave everyone all the chances. Everyone was given a fair chance to stop the corrupt practices that were tolerated before. To move forward in terms of promoting good governance, yung mga nakasanayan pero mali. Magbibigay po ako ng isang kwento. Hindi lang isa ito, marami ito. Pero magbibigay lang po ako ng isang kwento. Meron tayong high profile ngayon na nasa isang department. Hindi ko na pa babanggitin yung pangalan. Ito po, yung babanggitin ko. Hindi na patunayan na may ginawa siyang korap. Hindi na patunayan na may tinanggap siyang pera. Kaya kung kilala niyo po yung tinutukoy ko, huwag niyo na siyang pahirapan, huwag niyo na siyang i-bash. Inakwento ko lang po ito para maging warning sa iba nating mga kawani. Mataas man ang posisyon niyo o mababa. Ito po, fair warning po. At hindi lang warning, kundi encouragement na gawin natin kung ano yung tama. Ito pong sinasabi kong medyo high profile na kaso natin. Inuulit ko po, hindi na patunayan na may ginawa talaga siyang corrupt. But there was a highly irregular transaction that occurred. So, we can surmise, so pwede nating sabihin na talagang, teka, ba't nangyari yun? Ba't nabigay yung permit agad-agad? Samantalang may problema pa. Highly irregular transaction. Hindi na patunayan na may natanggap siyang pera. So, kinausap na lang natin. Sabi natin, kung gusto mo, mag-resign o mag-retire ka na lang. Dahil hindi natin hahayaan na nangyayari yung mga ganung highly irregular transactions sa ating pamahalaan. Nangyayari pa ba yan sa ibang departamento? Opo. At baka akala ninyo, hindi ko alam. Hindi ko lang kaya sabay-sabayin. Pero alam ko, siguro 90% sa kalokohan ninyo, alam ko naman eh. But again, I can't face 100 battles at the same time. So, pacing-pacing lang, pero iisa-isahin ko talaga yan. Hindi ako magbubulag-bulagan. Maging mahirap man politically, gagawin ko. Dahil gagawin natin kung anong tama. Dahil hindi ito para sa akin, kundi para sa next 10, 20, 30 years na kahit hindi na ako mayor, maiwan ko ang legacy na luminis kahit papano ang lokal na pamahalaan sa term ko. Masaya na ako dun.
Hindi ko iniisip yung para sa akin lang. Of course, iniisip ko yung legacy ko, pero hindi ko iniisip yung politika o susunod na eleksyon, hindi. Eh kung politika at eleksyon lang iniisip ko, hindi sasabihin ko, ay dapat bati ako sa lahat, hindi ako manggugulo, eto lang, trabaho lang tayo. Pero hindi po eh. Hindi ko hahayaan na may mga korupsyon na nangyayari, hindi ako magbubulag-bulagan dyan. So yung mga nag-i-extort ng mga kliyente natin o ng mga mamamayan na magbabayad ng business permit, ng occupancy permit, mga pang ibang permit, alam ko nangyayari pa rin yan. At meron nga, minsan di ko alam, kaibigan ko yung nag-a-apply ng permit. Ako, pag kaibigan ko, sinasabihan ko, hindi ko kayo tutulungan, lakad niyo yan mag-isa. Gawin nyo yan sa tamang proseso. Report nyo na lang sa akin kung may manghingi sa inyo. Report nyo sa akin kung may nag-extort sa inyo. But again, ito po, paalala. Kasi mahiya naman tayo. Sa Diyos, sa sarili natin, sa pamilya natin, sa mga kapwa natin kauni. Kasi halos lahat talagang inayakap naman itong gusto natin na malinis na pagugobyerno. Karamihan sa mga empleyado natin, nakikiisa sa gusto natin gawin. Kahit yung mga iba, may ginagawang kalokohan dati, tumigil na rin eh. Pero may mga iba, hindi pa rin talaga. Kaya, warning, ito, sa susunod na mga linggo, magkakaroon tayo ng 2 criminal case. Laban sa 3 kawaninang pamahalaan. Yung isa, medyo, makikita nyo naman. Hindi ko na muna sasabihin kasi baka makapagganda sila masyado. Nagkokolekta tayo ng ebidensya. So, wag naman sana mangyari sa inyo. Diba? So, nahuli na ako sa meeting ko. May meeting ko na 9 a.m. So, kailangan ko na muna kayong iwan. Sana po, nasagot ko yung mga ibang katanungan ninyo, yung mga sa scholars, yung mga sa tablets. Meron bang mga frequently asked questions bago tayo magtapos ng ating... So, karamihan, bumabati lang ng good morning. Stay strong everyone, stay safe. Ingat po tayo, mga health protocols natin, huwag nating kakalimutan. God bless you, God bless Pasig. Have a wonderful week ahead. God bless po. Bye.